Hi, this is Benji Palaro Jr., your trusted licensed real estate broker. Magandang araw sa inyo lahat and maganda ang topic natin for today. Ang topic natin for today is I'll give you 5 reasons why tumataas ang presyo or price ng isang real estate property. Maganda tong topic nito lalo sa mga buyers na gusto magkaroon ng sariling bahay or kanilang dream home. So before I give this information to you guys, please subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. And follow me on my Instagram, guys, para mag-grow naman ito. So tara na at alamin natin itong mga information na ito. Ito na naman. Naghahanap niyo ng bahay, gusto niyo talaga magkaroon ng sariling bahay or condominium or your dream home para sa pamilya niyo. Eh nakita niyo yung presyo. Dati bakit tumataas to? Last month, ganito yung presyo. Ngayon, after a month, tumaas ulit. Yun. So guys, may mga factors kasi yan bakit tumataas isang real estate property. At ito yung sumusunod. Number one, is inflation. Ito yung pagtaas ng bilihin. Hindi lang to sa bahay at lupa natin naranasan ito. Sa lahat, sa mga general products na binibili natin sa palengke at marami pang iba. So, guys, ang inflation andyan yan sa atin, sa ating market. So, halimbawa, kung ako yung isang developer or gumagawa ko ng isang project, syempre, meron akong price sa aking labor sa paggawa ng bahay at sa materials ng paggawa ng bahay. At tumataas ito ng kusa. So guys, kaya isang factor yan sa pagtataas ng property, yung materials at sa labor. So, tinatamaan ito ng inflation. Kaya tumataas ang presyo ng isang real estate property. Number 2 is law of supply. So guys, kung alam niyo naman ang law of supply and demand in economics, kung konti ang supply at mataas ang demand, tataas ang presyo. Ganun din sa real estate. Kung konti yung supply natin ng bahay at marami ang demand, tumataas ang presyo. At ganun din, nag-apply rin yan sa law ng iba't ibang produkto. So, law of supply and demand, yan ang impact pagdating sa real estate property. Okay guys? Number 3, infrastructure development. Sa isang project ng isang real estate property, halimbawa ay sa Bulacan, ay may mga improvements sa isang area, which is kagaya ng MRT7, airport sa Bulacan, at mga additional roads. So, nagkakaroon to ng pagbabago sa presyo dahil kasi nga, nagkakaroon ng improvement sa land. Guys, nagkakaroon nito ng presyo. Kung hindi nyo na halata, guys, ang San Jose dati, ang property niyan ay napakataba. Bumibili lang ng around 550,000 lang ang bahay nung more than 5 years ago or 7 years ago. Ganun na. Parang 50,000, 750,000 lang ang isang bahay. And right now, magkano na siya ngayon is around 2.2, 1.8. So, nakikita niyo yung appreciation because of the development of the property. Kaya, mas maganda bumili agad kayo ng bahay kung pre-selling pa para mababa ang presyo. Number 4, subdivision status. Since nasabi ko sa number 3, yung improvement of the land or yung tawag na infrastructure improvements, ito naman yung subdivision status, which is pre-selling siya, mababa siya yung presyo dahil kasi ginagawa pa yung bahay. So, hindi pa na-improve yung a certain piece of land or isang certain of a property doon sa ginagawang subdivision. Kaya, kung na-develop na to at nakatayo na ng bahay, tumataas din ang presyo. At kung RFO na to, lalong tumataas ang presyo niya dahil kasi na-develop na to.
Ganun lang po yung subdivision status. Kaya guys, mas maganda pa rin bumili ng buy ng mas maaga in development stage pa para makapagpili rin kayo ng magandang lot or magandang area dun sa dito ninyo. Number 5, land appreciation. Trend talaga ang pagtaas ng price ng lupa. Dahil because of the development ng ginagawa ng ating gobyerno or infrastructure projects plus yung development din ng developer. Kaya dating lupa lang siya na hindi naman ginagamit at nagiging useful lang na siya. So, plus, syempre kung na-develop yan, nagkakaroon na rin ng community. Tawag, marami ng tao, marami ng traffic. At nagiging valuable yung isang lupa. Kaya tumataas ito. So, yan ang reason bakit nagkakaroon ng land appreciation. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa ating vlog na to, itong video na ito sa ating mga buyers. So, i-summarize natin guys, ha? So, ito yung mga reason bakit tumataas ang isang real estate property. So, i-summarize natin lahat to, ha? Una is inflation. Second is low supply and demand. Number 3 naman is yung infrastructure projects ng government. And number 4 is yung subdivision status. And number 5 ay yung land appreciation. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. And nakikita ko sa aking analytics, still hindi pa rin kayo nagpa-press ng bell button guys. And sana mag-press naman kayo ng bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. And please subscribe to my channel para magkaroon kayo ng update sa aking new vlogs, house tours, and other vlogs na ilalagay ko sa aking YouTube channel, guys. So guys, see you to another video and stay safe, guys! Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.